Hello guys! Nagbabalik ang inyong lingkod na si Uwishi at welcome sa aking YouTube channel. So for today videos or for tonight videos, gagawa tayo ng panibagong updated build ng ating Paladin. So sa ROL to or Ragnarok Labyrinth NFT. So which means yung mga progressions natin, gagawa natin ng panibagong update yan. Para isi-share ko sa inyo yung mga progressions natin, kung ano yung mga na-build na natin, especially sa gears and cards, so para ma-share ko sa inyo guys. So disclaimer lang, hindi tayo masyadong malakas pero at the same time kaya pa naman nating pumalag sa mga PVP. So tatry natin yan mamaya guys. So before tayo mag-start, please subscribe to my YouTube channel Uwishi and hit the notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga videos na ina-upload ko every week. Tatry ko mag-upload ng 2 to 3 videos every week guys. So subscribe na kayo sa mga bago dyan and let's go. Eto na, binubuksan ko na yung aking ROL guys. So na-miss ko kaya dyan yung mga tropa nating ka-ROL natin dyan guys. So buksan lang muna natin yung account natin, tapos isi-share ko na sa inyo yung mga pwedeng i-share, tapos yung mga updated build natin dyan guys. So ayan, so binuksan ko na yung character ko, which is si Uwishi. Tapos yan guys, so ano bang una natin bubuksan? Syempre buksan natin yung ating mga companions, yung mga katropa natin yan, equip natin yan para mas marami tayong makuwang items. So yan guys, lagi nyong iyan to, imamax level up para mag level din yung mga companions nyo or mga katropa nyo dito sa guild, ay sa ano, sa server na to. So yan guys, so unahin natin sa ating stats or build. So syempre nakakuha na tayo ng tatlong gold weapon guys. So hindi na tayo puro purple weapon or 4 star. Meron na tayong 5 star na weapon, which is tatlo pa yan guys. So unfortunately wala pa tayong transcend weapon, pero ayan, going na tayo din dun eh. Kasi balak lang muna natin, gawin muna natin gold weapon lahat. So mahihirapan lang ako sa headgear kasi wala akong makitang decrease or cooldown reduction skill for headgear. So ito kasi, unahin na natin yung pouring hat. Yan guys, meron kasi siyang binibigay na skill cooldown reduction. So plus 7 yan. So ibig sabihin bababa yung ano nyo, yung skill cooldown. So maganda siya guys yung pouring hat na to. Tapos yan guys, ang card ko naman dito is Coco card, and actually ano lang yan, chipoy na card lang yan. So yan lang for the headgear. For the armors naman, meron na tayong fuse plate 20 plus 20 ng upgrade. So ang binibigay niyan is STR Vit, movement speed and attack. So yun, napakaganda ng stats na to guys, for lalo na sa mga paladin na katulad natin guys. Siyempre ang card natin dyan, Sasquatch card na max HP, tapos merong frozen resist and water damage resistant rate. Tapos sa rocker card naman guys, ang binibigay is max HP and dex and attack. So mas maganda to kasi may attack siya. Pero overall same lang naman yan, 35% so yan. Titignan nyo lang yung card percent kung maganda ba. So hellfire yan guys, bumuo tayo ng hellfire. Ang technique dyan tuturo ko sa inyo mamaya. So kung gusto nyo lang makakuha ng hellfire or mag build nya, madali lang, napakadali lang syempre. So ang nilagay ko dyan card, syempre attack card guys. So ito maganda to, hornet card. Pwede natin i-max ng ano to, ng upgrade, kasi ang binibigay nya is attack STR tapos melee damage increase. So tataas yung damage natin dyan. Tapos goblin archer card, pansamantala lang to, hindi to maganda kasi ang anong naman ito, for attack lang naman kaya ako nilagay, kasi meron siyang binibigay na critical rate attack and damage increase, so hindi natin kailangan yan. Tapos syempre yung plankton card yan, maganda to guys. So attack tapos sleep rate on basic attack. So yan ganyan, pag matake kayo may sleep rate yan. Paganda ng hellfire. Tapos syempre ang binibigay ng hellfire is attack, cast ng hellfire on basic attack. So ibig sabihin pag bumabanat ka o nagdo-normal attack ka, magkakast ka ng hellfire, may chance. Tapos burning rate on basic attack yan, nasusunog mo yung kalaban every attack mo.
So, yan ang hellfire natin, guys. So, next is the Piece of Agent skin, plus 20. Ang binibigay niyan is Vit, tapos Fire Damage Increase. Yan, guys. So, napakaganda na itong piece for Knight or Paladin. Yan, guys. Tapos, ang card natin dyan, syempre, Condor card and Arc Baby card lang. Yung mga, ano lang, basic lang yan. Pero, papalitan natin yan, syempre, on step by step lang naman tayo. Hindi naman tayo nagmamadali. Tapos, Lunatic Brooch 20 yan. Ito lang yung mga, ano natin, mga Violet or plus 4 lang. Ay, 4 star. So, binibigay nito STR attack. Tapos, Firebolt damage increase. So, pang ano siya, yung, ano niya, pang Wizard. Pero ayan, spore card yun, guys. So, next is, the last is safety ring plus 20 upgrades. Tapos ang binibigyan niya, syempre, is Vit plus 16. So, eto guys, nakakuha ng Chonchon card. Ibibenta ko to, yung Chonchon card na to. Kasi, attack speed lang siya eh. So, try natin card restore. So, hindi pa pwede. So, yung Chonchon card na yan, tatanggalin natin yan. So, try lang natin tanggalin. Kasi pwede ko siya i-bente. Attack speed lang kasi binibigay niya. So, palitan na lang natin ng ano ba maganda ipalit sa kanya. Puro M attack kasi. Ito na lang. Foreign. So, yan guys. So, ibenta na lang natin yon yung Chonchon. Mahal yun pag binenta yung Chonchon card. Tapos, craft, syempre, yan guys, mamaya, check na natin yung stats naman natin, guys, STR, Vit, and Dex lang naman pala kailangan natin. Hindi na natin kailangan ng Int, kasi, yun, mana naman, auto-regen yung mana. So, more on STR, Vit, and Dex na lang, guys, yung tatlong yan. So, Dex is for accuracy, para hindi mag-miss yung atake nyo, or skill nyo. Tapos, STR naman for attack, guys, combo yan dalawang yan. Tapos, Vit naman for HP guys. So, yan guys. Yung mga hindi pa nakakaalam sa Ragnarok or bago lang sa Ragnarok. Di naman natin lalahat yan. Lahat alam na ng stats. So, ang itinatanong ko lang dito guys, kung alam nyo yung sana yung kung saan stats dumadagdag tong skill cooldown deduction decrease. Saan kaya natin makukuha yan guys? I think sa item lang talaga to. Hindi natin makukuha sa ano to eh. Sa weapon eh. So, ay sa skills, hindi natin makakuha sa stats and skills. So, siguro weapon lang talaga to. So, guys, yan. Kailangan natin ng cooldown decrease, guys. So, yun for the items and stats. Dumako naman tayo sa ating crafting. So, crafting natin, guys. So, yan, guys. Lagi kayo magka-crack nito. Ang wheel box. Kailangan nyo yan kasi tapos mag-craft din kayo lagi ng mga end gear. Para i-ano nyo, dismantle nyo. Tapos gagawin nyo to. Lagi nyo itong gagawin. Itong Starcraft na to. Ito kasi pang craft eh. So, ayan lang. Paisa-isa, tatlo. Yan ang technique dyan eh. So, failed. Try natin isa. O, di pa. Isa lang. Kung nag-failed, may chance na pumasok ulit. So, yan guys. Nanti lang talaga nang pumapasok. So, yan sa crafting guys. Huwag yung kakalimutan mag-craft. So, yan guys. Tapos, yan, syempre. Weapons. Yan guys. For crafting. So, kunin lang natin yung mga mailbox na to. So, yan. Save natin yan. So, may binigay si GM, oh. Exchange coin. Mamaya, ikunin natin yan. Tapos, mabait yung GM nito guys. So, pwedeng-pwede kayong makaano. Dispatch guys, ano bang ginagawa natin sa dispatch? Syempre yung mga kailangan natin yung kukunin natin guys. Yung pang-craft natin ng gold weapon. Gold weapon na yung kinukuha natin kaya nag-iipon ako na itong ano. So, yan. Lagi kayo mag-dispatch. Huwag nyo kakalimutan yan. Syempre yung ating skill build guys. Bago tayo magkalimutan. So, sa novice, kuha lang kayo na itong combat mastery na unti lang. Kasi ang binibigay lang nito ano lang guys eh. Hindi ganun kalaki, 28 lang. So, kahit onti lang siguro kunin nyo dyan. Siyempre, imamax nyo lagi yung Magnum Break for damage increase lahat ng skill nya dyan. Tapos, eto mga increase HP recovery yan, mga 3. Onti lang, ontian nyo na lang dyan since na mag-skill type tayo guys. So, skill type yung ano natin, Spear Knight. So, yan guys, Holy Cross. Max dapat yan. Tapos, wag na kayong umuha ng
sacrifice. Hindi na natin kailangan na. So, kailangan natin, hindi na natin kailangan Quicken Spear. Kailangan natin ng Auto Guard. Yan. Kunin yan. Ignore depth. Ignore damage rate. Tapos, defense yan, guys. Binibigay niya. Tapos, yung Cannon Spear, guys, active yan. Kailangan maximum yan. Dagdag skill ikot yan. Tapos, eto guys, Moon Slasher para siya magnum break na, ano, pero masakit yan, guys. Ang ano niyan, physical damage at tapos may stun rate. Pwede nyo pong ma-stun yung kalaban. So, maganda yan, guys. Tapos, depending aura yan, guys. Kunin nyo lang din yung mga, ano, GP pay na yan. Yan ang ating paladin. The next is, sunod na dyan is Royal Guard na. Wala pa tayong Royal Guard. Pero, yan na muna for the skill type. Tapos, mag-damage test na tayo. So, ito na, guys. So, yan. Holy Cross, 36k damage. Tapos, Moon Slasher, yan. 46k naman damage natin. So, Magnum Break, yan. Pag 20k. Pag magkakadikit. Yan, o. 18k. So, pwede natin mag-reset stats. Kaso wala tayong pang ano, reset eh. So, ang dapat kasi dito, mas mataas yung STR mo. Tapos, yung dex mo naman is kalahati. So, parang mga almost 50, pwede na yun. Basta, wag yung all STR kasi may accuracy yung ano yung skill niya. So, mag-miss yan pag hindi rin na. So, attendance check, syempre, yung guild nyo. Sali kayo sa guild namin, Spectrum. Ayan, spec na lang. SPEC. Tapos, yan, tatry natin mamaya yung PvP. Before tayo, ano, tuturo ko lang sa inyo kung paano mag-craft ng mga gold weapons. So, punta kayong square. Tapos, stall. Yan, punta kayo dito, guys. Napaka-importante nito. Lagi kayo mag-check dito sa stall. Kasi, dito natin makukuha yung mga gold weapons. Pwede nyong mabili. Tulad nito, may mga nagbebenta dito, mga merchant na yan. So, ayun o, katulad na to, gold weapon, 5 million. So, mahalaga din yung Zenny dito, guys. Saka itong RO points, iniipon lang yan. So, saan ba na ako ng RO points? Doon sa, ano, sa MVP, saka sa roll, sa spin. So, kaya bumili na ako ng box. Gamitin na natin. Ito, 50 spin yan. O, so, nakakuha tayo ng RO points. So, wala tayong nakuha ang iba. For, okay na yun. Basta mahalaga yung ngayon. So, eto, may bebenta. STR, movement speed, shadow coron. So, napakagandang tumambay dito, guys. Kung adi kayo bumili ng mga weapons or cards. May mga cards din dito mga ganda. So, lagi kayo mag-check. So, katulad nito. Monkey, binibenta niya. So, hindi maganda, hindi para sa atin eh. Pang ano siya eh, pang archer. So, eto naman. Check natin, 1 million. Ito, skill cooldown decrease, oh. Kaso, luck ang binibigay niya, saka attack speed. So, useless. Hindi natin pwede sa atin yan. Yung, bali yung cooldown reduction lang talaga yung mga, ano. So, ito, maganda sa, ano, movement speed. So, Tokyo Bingo, ano ba binibigay? Ito, skill cooldown decrease. Almost pares lang din. So, pang mga ano siguro yan. Skill type na archer. Kasi may mga crit eh. So, yan guys, kung gusto nyo dyan. Tapos, yan. Ang ginawa ko, para makapag-crap ako ng Hellfire, bubili ako ng Sephiroth dito. May mga nagbebenta ng Sephiroth dyan. 1 million to 500,000. Depende sa nagbebenta. Minsan may mga Sephiroth dyan. Tapos, ang gagawin nyo na lang, pag nakabili kayo ng Sephiroth, ikakrap nyo na lang yan, guys. Gamit ang Sephiroth. So, yan. Kunin nyo yung Sephiroth, tapos ikrap nyo. Kaya, dapat meron kayo nito. So, yung tinuro ko sa inyo kanina, yung crafting ng item, lagi kayo magkakrap na. So, ito, yan. Crap nyo yan. Paka-importante nyan eh. So, fail na naman. Last one. 10% lang kasi ano nakikita niya. 20% success rate lang. Pero pwede na tayo mag-craft nito. So, yan. Oh, ito yung ginagamit sa crafting ng 200 spear. So, yan guys. So, tatry na natin yung last part natin is yung PvP. Try natin kung makapalag tayo. Meron tayong PvP. Sige, single muna tayo. Try natin sa single.
natin kung makakapalagpa tayo guys kasi medyo napag-iwan na din tayo. Pero ayun, GG. GG, first game. Level 81 eh, luge. Isa pa. GG yun, Matic. 81. Nakita nyo naman difference eh. Level 10. 10 level ang above ang advantage. Tapos transcend pa yung weapon. So, try ulit natin. Sana makakuha na tayong matinong kalaban. Level 78. Laki pa din ng ano? Lamang. Pero tignan natin kung makalaban. Ayun, palag tayo pre. Ano, tignan mo yun. Lamang tayo sa, lamang siya sa level pero mapalag pa. Masakit ata ito guys ah. Ako, matatalo pa ata tayo. Pero hindi. Patay siya guys. Muntik na. Muntik na tayo dun. Buti na lang nag cooldown yung skill. Kaya kailangan natin guys ng cooldown reduction. Nakita nyo? Hindi umiigat yung skill natin. Umaatake tayo. So, kailangan talaga natin ng cooldown reductions. Pero ang technique siguro, gamit na lang tayo ng ano, potion. Para hindi tayo masyadong malugi. Attack speed yan. Hindi pa lang kakalimutan to guys. Mag PVP. PVP kayo. Lagi nyong i-ano yan. Lagi kayong gagamitin. So try na ulit natin. So 1-1. Skill natin to. Try naman natin co-op. So party ko sa co-op. May Assassin Cross ako. Meron din akong Lord Knight. Meron din akong Joker. So isang wizard. Ay sage. Try natin. Uy, patay sa atin to pre. Punit. Punit ng brief. Guys, mababa lang level niya, level 51 lang. Hindi talaga tatagal yung ganun. Saglit lang sa atin. So, try ulit natin. Keep shock up. Mang swerte sa co-op pa. Kung malas kayo sa solo, try nyo yung co-op guys. Baka doon kayo makabawi. Pero ito, ay lugi na tayo. Level 75. Wizard pa. Lugi na tayo dyan. Masakit yan. AO skill niya. Pero panalo. Ah, wala nga. Lugi sa ano. Inubos niya yung kampi ko. Gamit yung AO skills. Mga mature. Mga ganun. So, lugi. Try naman natin yung co-op solo ulit. Balik tayo sa solo. Pero pumapalag tayo. Muntik na natin siya mapatay. Ah. So, dalawang talo. Dalawang panalo. Tingnan natin ito. 2-2. Ako, talo na ata. Pero assassin eh. Mga malambot lang. Sana malambot lang siya. Pang. Matigas eh. Ayun. Punit. Guys, punit. Nakita niyo yung skill ko. Boom. 18k damage. Grabe yung damage ko, sir. So, plus 20 MMR. Easy. Napakaganda. So, dalawang. Ganun almost nangyayari. Dalawang panalo. Dalawang. Hindi ka makaka-straight ng limang panalo. Kasi, bibigyan ka lang malakas na kalaban, guys. So, yan. For the PvP naman guys. So hanggang dito na lang ating videos guys. So ipapakita ko lang sa inyo yung costumes ko. So nakakuha tayo ng dalawang costume, Devil Wing saka Sinister lang. So yun guys ang ating costume na malakas. Pero yan guys, kahit pa paano na palag-palag na tayo guys. So maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ako nga ulit si Wishy. At shout out for at doon na po nagtatapos ang ating talakayang paladin guys. So sa mga katropa nating ROL, mga katropang ROL natin dyan. Maraming salamat sa pag-subscribe, sa panonood, and sa patuloy na pag-suporta sa aking YouTube channel. So isa-shoutout ko na kayo yung mga tropa pits natin dyan. Unahin na natin si Handika. Shoutout kay Aldwin Kit. Shoutout kay Jules Richard. Shoutout kay Odin Yo. Shoutout kay Ben, ay kay Ren Brazos. Shoutout kay Jason Hamora. Shoutout kay GB. Shoutout kay Jules Rizard. Shoutout kay Happy Boy. Shoutout kay Dexter Aguirre. Shoutout kay syempre yung tropa natin sa si JB Miklat. And then si James Kitibi ng mga tropa natin. Lalo na si Boss Balong. Shoutout sa inyong guys. And syempre si Jet Ampokilio. So shoutout sa inyong lahat guys. So sa mga bago dyan, mag-subscribe na kayo dyan. And kung gusto nyo mapasama sa ating sa ating shoutout portion, mag-comment lang kayo ng mga suggestions nyo or mga insights nyo, kung ano may nasa isip nyo, babasahin natin yan. Magre-reply tayo agad. Tapos kung may mga follow-up questions kayo or concerns, yun, message nyo ako sa aking Facebook page na Obishi. Tapos, nare-replyan ko kayo doon guys kung ano yung mga pwede kong i-share sa inyo. And,
nandito na lang ang ating videos. Kita-kits tayo sa susunod nating episodes or sa panibago nating video sa Rocks naman or ROL. So, thank you so much mga sir. Mambaot na tayo. Sayo, nara.